Okay, so ang unang pattern po natin para sa lesson 14 ay ang verb te kudasai. Verb te form kudasai. Okay, so napag-aralan nyo na po natin kung paano po mag-te form po ng verb. So yun po yung kailangan natin dito sa lesson 14. Kailangan po, alam po ninyo kung paano mag-te form po ng verb. Then, lalagyan lang po natin siya ng kudasai. Okay, so yan po is ginagamit po sa dulo. So verb te kudasai, ang ibig sabihin po niyan is please do the verb. Okay? Ginagamit po yung pattern na yan kapag nag-uutos po sa isang tao or kapag, syempre, kapag kayo po ay inuutusan. Sabihin po noon, ang kailangan po ninyo is verb po, te kudasai. Okay? Halimbawa, sabihin po ninyo, tabe te kudasai. Tabe mas, tabe te. Tabe te kudasai. Ibig sabihin po noon is please eat or kumain ka. Okay? Basta tandaan po ninyo, ang ibig sabihin po ng verb te kudasai is please do the verb or pakigawa nung verb. Ibig sabihin po, nag-uutos ka po dun po sa isang tao or dun po sa kausap po ninyo. So, dapat alam po ninyo yan lalo na po kapag kayo po yung uutusan. So, dapat po alam po din ninyo yung verb po. Kapag siya yung nakateform na po, dapat alam ninyo kung ano siya sa mas perfect or kung ano po yung ibig sabihin niya. Okay? Ngayon, meron po tayong unang example. Meron po tayo ditong uchi no jūshō o kakimasu. Uchi no jūshō o kakimasu. Okay. Ngayon, kung tutuusin itong sentence na to, alam niyo na pong gawin po to. Okay? Uchi no jūshō o kakimasu. Okay? Ngayon, kakimasu yan, siyempre kung ano susulatin po ninyo, yan po is particle o. Diba po? Ngayon, sa te kudasai po ito, sa verb te kudasai po ito, yung dulo lang po yung binabago nyo yan. Okay? Yung mga pattern po ninyo noon, yung mga ginagamit po ninyo ng mga adverb, kung ano po yung mga particle noon, ganun pa din po yung particle ngayon. Ang pagkakaiba lang po, yung dulo po is iba na. Okay? Ngayon, di ba meron po kayong uchi no jūshō o kakimasu? Kakimasu muna po yung dulo. So, ibig sabihin po noon is kakimasu, ha? Mas po. Ibig sabihin, magsusulat ng address ng bahay. Okay po, ganun lang po siya, nakamas pa lang po yan. Ngayon, syempre, gagawin po natin siyang te kudasai. Okay, ngayon, meron tayong kakimas po. Okay, paano po ba gagawing te form yung kakimas? Okay, kung naalala po ninyo, meron po kayong kanta dyan. Yung ichirite bimininde, kite gide shishite, shimashite kimas kite ikimas. Ite, okay? So, yan po, meron po kayong kakimas dyan. So, ano po, paano po ba siya gawing te-form? So, yan po, kakimas po, pag ginawa pong te-form yan, yan po is kaite. So, uchi no jūshō o kaite kudasai. Uchi no jūshō o kaite kudasai. Okay? Kung matitingnan po ninyo, ang binago ko lang po dyan is yung dulo. Yung mga particle noon, ganoon pa din po yan, hindi nyo po babaguhin yan. Kaya kagaya ng sinabi ko po sa inyo noon, dapat po sauluhin po ninyo yung lesson 1 hanggang lesson 13 po ninyong mga particle. Lalo na po yung mga vocabs po ninyo, yung mga sentence pattern po ninyo. Bakit po? Kasi sa lesson 14 po, pataas, ang gagawin nyo na lang po is babaguhin nyo po yung dulo kagaya po nito. Katulad po nito, nagkaroon lang kayo ng verb te kudasai. Iba na po yung meaning niyan. Pero yung pagkoconstruct ng sentence, syempre, kayo po dapat alam po ninyo kung paano po yan. Okay? So, uchi no jūshō o kaite kudasai. Nakate kudasai na po yan. Okay? So, ang ibig sabihin po niyan is pakisulat ng address ng bahay. Pakisulat ng address ng bahay. Okay? Kung sa English po, please write the address of your house. Yun po yan. Okay? So, tandaan po ninyo, basta meron kayong te kudasai, inuutusan po kayo dyan. Okay? Ngayon, syempre, kapag kayo yung mag-uutos po sa isang tao, syempre, kailangan nyo din po gumamit ng te kudasai. Okay po? Ngayon, next example po. Takushi o yobimasu. Takushi o
Yobimas, okay? Ngayon, naka-mass form pa rin po tayo. Siyempre, di ba sinabi ko din sa inyo, kapag meron kayong Yobimas, kung sino yung tatawagin o kung ano yung tatawagin po ninyo, yan po is particle O. Pero sa ngayon po, naka-mass pa lang po yan. Hindi pa po natin siya gagawing Tekudasai. So, Takushi O, Yobimas, ang ibig sabihin po niyan is, naka-mass form pa lang po, ibig sabihin po is, tatawag ng taxi. Tatawag ng taxi. Okay po? Ngayon, siyempre, meron tayong Yobimas dito. Gagawin po natin siyang kudasai. Okay. Siyempre, pag kudasai po, ang kailangan po natin dyan ay verb te form. So, yung Yobimas po, kailangan nyo po siyang gawing te form. Okay? Kasi, hindi po kayo makakagawa ng sentence kung hindi nyo po kayo gagamit ng te form po dyan. Kaya, dapat alam po ninyo yung pagte-te form po. Okay? So, Takushyo, Yobimas. Paano po ba siya gawing te form? So, Yobimas po, yan po is magiging yonde. So, takushi o yonde kudasai. Takushi o yonde kudasai. Kung kanina, ang ibig sabihin ng kanina is tatawag ako, tatawag ng taxi. Ngayon, iba na po siya kasi nakate kudasai na po siya. So, takushi o yonde kudasai. Ang ibig sabihin po nito ay so, pakitawag ng taxi. Pakitawag ng taxi. Okay. Ngayon kasi sa Tagalog kasi, sometimes kahit wala kayong paki, basta nag-uutos kayo, yan po ibig sabihin po niyan is tekudasai na po. Basta tandaan po ninyo, basta nag-uutos po kayo, tekudasai po yan. Kung sa English naman po, yan po is please do the verb. Okay. Siyempre, depende po yan sa verb po ninyo. Okay. Next po, yukkuri hanashimasu. Yukkuri hanashimasu. Okay. Hanashimasu, ibig sabihin po niyan is to speak po. Okay? Ngayon, to speak po siya. Ibig sabihin ng yukuri is slowly. Kapag sinabi mong yukuri hanashimasu, ang ibig sabihin po, nakashimasu pa lang po siya. So, ang ibig sabihin po nun is magsasalita ng mabagal. Okay? Magsasalita ng mabagal. Okay? Ngayon, syempre, meron po kayong hanashimasu dyan. Tapos meron tayong kudasai. Gagawin kudasai yan. Hanashimasu, para gawing te-form po siya, yan po is magiging hanashite. So, yukuri hanashite kudasai. Yukuri hanashite kudasai. Okay. Ngayon, kung kanina po ibig sabihin is magsasalita ng mabagal, syempre itong yukuri hanashite kudasai, sinasabi nyo po yan sa kausap ninyo. Tandaan po ninyo, basta nakate kudasai kayo, sinasabi nyo po sa kausap ninyo at inuutusan nyo po siya. Okay. So, yukuri hanashite kudasai. Ang ibig sabihin po nito is so, pakibagalan, magsalita. Pakibagalan, magsalita. Okay? So, tandaan po ninyo, yan po is nakikiusap po. Okay? Next po, meron po tayong jikan ga arimasen kara isogimasu. Jikan ga arimasen kara isogimasu. Okay, ngayon, naka-isogimasu, naka-mas pa lang po yan. Okay? Siyempre, iba po ang meaning niyan kapag naka-mas at naka-tekudasai. Naka-mas po, siyempre, sinasabi mo lang. Pero kapag naka-tekudasai po yan, nag-uutos ka po sa kausap mo po. Okay? So, ngayon, yung kudasai po yan, sa lahat po ng pattern po ninyo, pwede nyo pong gamitin po yan. Pwede kayong gumamit po dyan ng purpose of going, lahat po, basta po, tama yung construction ng sentence po ninyo. Yung verb po na may kudasai, syempre sa dulo po yun. Yung mga particle po ninyo, dapat tama po yun. Okay po? So, jikan ga arimasen kara. Ibig sabihin po ng jikan ga arimasen kara, syempre napag-aralan nyo na po itong jikan ga arimasen. Ibig sabihin, dahil walang oras, isogimasu lang po tayo. Ibig sabihin po ng isogimasu is magmamadali. Dahil walang oras, magmamadali. Magmamadali. Sinasabi mo lang na dahil walang oras, magmamadali ka. Okay po? So, ngayon, itong isogimasu, gagawin po nating tekudasai. Okay? Isogimasu, gagawin po nating te-form. Ano po ba ang te-form po ng isogimasu? So, yan po is isoide. Okay? Isoide po siya. So, jikan ga arimasen kara isoide kudasai. Jikan ga arimasen kara isoide kudasai. Ibig sabihin po, dahil
Dahil walang oras, pakibilisan. Dahil walang oras, pakibilisan. Okay? Siyempre, nag-uutos na po kayo sa kausap po ninyo. Okay? So, yan po ang kahalagahan po ng TEFORM po. Hindi kayo makakagawa ng magandang sentence kapag hindi nyo alam yung mga conjugation po ng verb po ninyo. Okay? Kaya tandaan po ninyo, basta meron po kayong TEFORM po, basta meron po kayong kudasay, ang kailangan nyo po dun is TEFORM. Okay po? Then, tandaan po ninyo, ang ibig sabihin po ng te kudasay, yan po is, please do the verb. Okay? Ngayon, tandaan din po ninyo yung mga particle po ninyo, yung mga nagawa po ninyong sentence ninyo simula lesson 1 hanggang lesson 13, pwede nyo po siyang gawin pong take the side. Siyempre, depende kung verb po yung dulo niya. Okay? Ang gagawin nyo lang po is yung verb po ninyo, gagawin yung te form, then dapat po, ang katabi po niyan is kudasay. Ibig sabihin na po, is nag-uutos po. Sa particle po, wala pong nagbabago. Kung ano po yung particle po ng verb po ninyo, yun at yun pa din po yung gagamitin po ninyong particle. Okay? Ang kailangan nyo pong tandaan, verb te kudasay, yan po is nag-uutos. Okay? Halimbawa, sasabihin mo, magpahinga ka, inutosan mo, magpahinga ka. Okay? Magpahinga ka. Inutosan mo yung isang tao na magpahinga ka. Ano ba yung magpahinga? Magpahinga po is yasumimas. Siyempre, inutosan mo siya. Hindi mo pwede sabihin na yasumimas. Hindi po ganun yun. Okay? Inutosan mo nga po siya. So, siyempre, yasumimas, pag, para gawin po siyang kudasay, yan po is kailangan nyo ng teform. Yasumimas, paano po siya gawing teform? So, yasumimas, yan po is magiging yasunde. Okay? So, yan po is yasunde kudasay. Yasunde kudasay. Ibig sabihin po dun, inutusan na po yung kausap po ninyong magpahinga. Okay? Halimbawa, sabihin mo po sa teacher mo na, teacher, turuan mo ako. Pakituruan po ako. Okay? Siyempre, inutusan mo siya na gawin mo yung verbs, yung gagawin niya yung verb. Okay? Siyempre, ano ba yung to teach? Yan po is, oshiemas. Okay? Ngayon, paano mo nga sabihin na pakituruan po ako? Or, please turuan niyo po ako. So, yun po is, oshiemas. Yan po is, I group. 2. So, yan po is magiging oshiete kudasai. Oshiete kudasai. Okay? So, ganun lang po kadali yan, yung mga sentence po ninyo, yung mga particle po ninyo, kung alam po ninyo kung paano magawa ng sentence simula lesson 1 hanggang lesson 13. Kasi dito po, sa te-form po, sa te-kudasai po ito, ang kailangan nyo lang po dito ang baguhin is yung pinaka-dulo. Okay po? Tandaan po ninyo mabuti yan. Okay, next pattern po natin is verb stem mashoka. Verb stem mashoka. Okay, ito pong pattern na to, ang kailangan po dito is verb stem. Okay, kung naalala po ninyo, ang verb stem po yung verb po na wala pong mas. Okay, then ang kadugtong po nun is mashoka. Ibig sabihin po nun is, shall I do the verb? Or, gusto mo bang gawin ko yung verb para sa'yo? Okay? Ibig sabihin po, yung isang tao ay nag-o-offer po ng tulong sa inyo. Na siya na yung gagawa ng verb para sa inyo. Ganun po siya. Okay? Siyempre, kung kayo din po mag-o-offer po kayo ng tulong sa isang tao, ang gagamitin po ninyo is verb stem, mashoka. Verb stem mashoka. Tandaan po ninyo, verb stem po ang kailangan dito. Okay? Verb stem, hindi po te form. Verb stem po. Okay? Mashoka, ibig sabihin ni shall I do the verb or gusto mo bang gawin ko yung verb para sa'yo? Okay po. Ngayon, meron po tayong unang example. Tai puno tsukai kata o oshiemas. Okay? Tai puno tsukai kata o oshiemas. Okay? Mas for muna po tayo. Ngayon, bago tayo magsimula dyan, tingnan nyo muna po ito. Meron po tayong tsukai kata dyan. Okay? Tsukai kata is method of using. Okay? Ngayon, tatandaan po ninyo kapag meron kayong verb stem kata o yung mga tsukai kata ninyo, kakikata, yomikata ninyo, bago mag-ganyan po, mag-tsukai kata, yomikata, kakikata, ang ilalagay po ninyo is yung particle no. Okay? Kung ano po yung tinatanong po ninyo, yan po is particle no. Halimbawa, kanji no yomikata. Ibig sabihin is method of reading the kanji. Okay po? So, yan po is, halimbawa, kanji no kakikata. Method of writing the kanji. Ganun po yan. Okay? Tandaan po ninyo, yan po ay particle no. Okay po? Ngayon, taipu no tsukai kata o oshiemas. Oshiemas pa lang po, wala pong mashoka. So,
type not sky kato o shemas, ang ibig sabihin po niyan is magtuturo ng method of using the typewriter. Method ng paggamit ng typewriter. Okay po, ganun po yan kapag nakamas. Okay po, kaya lang ngayon po, ang tinuturo po dito is masyoka. So tandaan po ninyo, yung masyoka, dulo lang din po ng verb ang binabago dyan. So, mas o siya, mas po yan, masyoka, di ba ang kailangan po kapag masyoka, yan po ay verb stem. So ngayon, ano po bang verb stem po ng oshemas? Oshemas, ang verb stem po niyan is oshie. So yan po is taipu no tsukai kata o oshemashou ka? Taipu no tsukai kata o oshemashou ka? So ganun po yan, ganun po yung pronunciation po niyan. Okay po? Taipu no tsukai kata o oshemashou ka? Syempre patanong po yan. Okay po. Ngayon, syempre type no sky kata o shemashou ka, nag-iba na po ang meaning niyan. Kasi imbis na kanina is magtuturo, ngayon po mashou ka na yung dulo nyo, iba na po ang meaning ng sentence po ninyo. So ang meaning po ng sentence ninyo ay gusto mo bang turuan kita ng paggamit ng typewriter? Gusto mo bang turuan kita ng paggamit ng typewriter? Siyempre, patanong po yan. Nag-offer po ng tulong yung isang tao. Okay? Ngayon, kung sakaling i-accept po ninyo yung offer po ng isang tao, ang kailangan nyo pong sumagot dyan ng hi or iye. Okay? So ngayon, dun muna po tayo sa hi. Kapag sumagot po kayo ng hi, ibig sabihin, opo, ibig sabihin, ina-accept po ninyo yung tulong po nung isang tao. Ngayon, ang kailangan nyo pong gawin, di ba, yung kanyang tinanong is oshemashoka. Ngayon, kapag sumagot ka naman ng hi, dapat po yung oshemas, gagawin nyo naman po siyang te kudasai. Okay, so ang pangsagot sa mashoka, yan po is verb te kudasai. Depende po yan kung ano pong verb yung tinanong niya sa inyo. Eh, ang tinanong po niya sa atin is oshemashoka. Kaya dapat po ang gagawin nating verb te kudasai is yung verb na oshemashoka. Oshemas. So yan po is hi, oshemas, verb te kudasai po ang kailangan. So oshemas te form yan po is oshiete. So hi, oshiete kudasai. Hi, oshiete kudasai. Okay? So, ganun po yan kapag tinanggap po ninyo. Verb, te form po, then kudasai. Tandaan po ninyo. Kapag tinanong kayo ng masyoka, then nag-accept nyo po yung offer po niya, yan po yung sagutin po ninyo ng hi. Hi, then dapat yung dulo na sagot po ninyo is naka-verb, te kudasai. Kaya ang sagot po ninyo is hi, o siete, kudasai. Na ang ibig sabihin po nito ay opo, pakituruan po ako. Opo, pakituruan or opo, pakituruan po ako. Okay, ngayon, dito po naman tayo sa iye. Sa iye po kasi, simple lang naman po yan. Bakit po? Sa libro nyo po kasi, hindi po tinuturo yung pagsagot po ng iye. Bakit po? Kasi sa Japanese po, once na nag-offer ka ng tulong, syempre, as much as possible, tanggapin nyo po yun. Kasi tinutulungan na nga po kayo. Eh. Diba, sino po ba namang ibang tao yung tinutulungan ka na ayaw pang tanggapin? Okay. Pero kung sakaling sitwasyon po talaga is ayaw po magpatulong, ang sinasagot lang po nila is iye daijoubu desu. Iye, daijoubu desu. Ibig sabihin po ng iye is hindi. Daijoubu desu is okay lang po. Hindi po, okay lang po. Okay po, ganun lang po yan. Pero hindi po madalas gamitin yan. Kasi nga po, as much as possible, ang mga Japanese, kapag tinanggihan mo ng una, sa susunod po, hindi ka na po tutulungan po ulit niyan. Okay po, kaya as much as possible, kapag po kayo ay may nag-offer po sa inyo ng tulong, as much as possible, tanggapin niyo po yon. Okay po, kaya nga po, kapag nag-iye po kayo, ang sagot nyo lang po is, iye, daijoubu desu, or hindi po, okay lang. Pwede rin pong iye, ides, okay lang din po yun. Basta ibig sabihin po nun is, opo, okay lang po. Okay, so, tandaan po ninyo, verb stem mashoka, ang ibig sabihin po nun is, nag-offer po ng tulong yung isang tao sa inyo.
Okay? Kung sakaling kayo naman ang gagamit ng masyoka, is kayo yung nag-offer ng tulong doon sa isang tao. Ngayon, kung sakaling kayo po yung inoferan ng tulong at tatanggapin po ninyo yung tulong na inoffer po sa inyo, ang kailangan po ninyo is sumagot po kayo ng hi. Hi, then dapat, ang sagot po ninyo is dapat naka-verb te kudasay. Depende po kung ano yung inoffer na tulong sa inyo. Okay po? Next po, meron po tayong shio o torimas. Shio o torimas. Shio, yan po is asin. So, torimas, yan po is kukuha. So, shio o torimas. Torimas pa lang po tayo, hindi pa po nakamasyoka. So, shio o torimas, ang ibig sabihin po niyan is kukuha ng asin. Okay po? So, ngayon po, meron po tayong masyoka. Ang kailangan sa masyoka ay verb stem. So, torimas, ang verb stem po ng torimas ay tori. So, shio o torimashoka. Shio o torimashoka. So, shio o torimashoka. Nakamashoka na po yan. Ibig sabihin, nag-o-offer na po ng tulong po yan. Okay? So, shio o torimashoka, ang ibig sabihin po niyan is so, gusto mo bang ikuha kita ng asin? Gusto mo bang ikuha kita ng asin? Okay, ngayon, syempre tatanggapin po natin. Kagaya ng sinabi ko po kanina, kapag tatanggap ka po ng offer po nila, ang kailangan na pong sumagot ng hi. Syempre, yung dulo po ninyo is dapat po naka-verb te kudasay. Depende po yan kung ano po yung offer na tinutulong po sa inyo. Katulad po dito, ang in-offer po tulong sa akin is torimashoka. Torimashoka galing po yan sa torimas. Syempre, ang kailangan ko pong gawin is yung torimas po, gawin ko pong te-form. Te-form po ng torimas, meron tayo dito. Hi, torimas. Okay, ngayon, torimas gagawing te-form, yan po is magiging totte. Hi, totte kudasai. Hi, totte kudasai. Ang ibig sabihin po ng hi, totte kudasai ay opo, pakikuha po. Opo, pakikuha po. Okay? Ngayon, kung sakaling hindi po, yan po is iye daijoubu desu. Iye daijoubu desu. Okay po? Ngayon, bibigyan ko pa po kayo ng isang example. Halimbawa, mag-o-offer ka po na tulungan yung isang tao. Ano ba yung to help? Okay? Tutulungan mo yung isang tao sa task po niya o sa trabaho po niya. Mag-o-offer ka po ng tulong. Okay? Siyempre, yung offer po ng tulong is patanong po yan. Kung gusto ba niya or hindi. So, ngayon, ano ba yung to help? Ang to help po is tetsudaimas. Okay? Tetsudaimas. Ngayon, paano po natin nasabihin sa kausap natin yun na kung gusto bang tulungan natin siya? So, ganito po siya. Tetsudaimashoka. Tetsudaimashoka. Okay, tetsudaimashoka. Ngayon, siyempre, kapag inaccept po niya, yung tetsudai po, gagawin po nating verb te kudasai. Tetsudai, yung te-form po niya is tetsudatte. So, ganun po niya. Hi, tetsudatte kudasai. Hi, tetsudatte kudasai. Okay? So, ganun po yung kapag inaccept po. Kapag hindi naman po, yan po is iye daijoubu desu. Iye daijoubu desu. Okay? Halimbawa, mag-o-offer na naman tayo ng tulong, sasabihin natin is, gusto mo bang itawag na kita ng taxi? Gusto mo bang itawag na kita ng taxi? Siyempre, nag-o-offer ka. Ano bang in-offer mo? Itatawag ng taxi. Ano ba yung itatawag po sa Nihongo? Yun po is to call. Yun po is yobimas. Okay? Siyempre, dapat alam ninyo yung mga particle po ng mga ganyan. Okay? So, takushi o yobimas. Ngayon, mag-o-offer ka po siya, yun po is takushi o yobimashoka. Takushi o yobimashoka. Gusto mo bang itawag na kita ng taxi? Diba sabi ko nga po, kapag i-accept mo po, dapat ang sagot mo po is my hi. So, hi, then yobimas. Okay, gagawing te-form, then kudasai. Hi, yonde kudasai. Hi, yonde kudasai. Opo, pakitawag po. Okay? So, dapat po, kapag po ganyan, dapat mabilis po kayong mag-te-form. Dapat sinasanay nyo na po yung sarili po ninyo kung paano po mag-te-form po ng verb. Then, hindi lang po yun. Dapat kahit naka-te-form, alam nyo po yung ibig sabihin po nun. Kasi mahirap po kapag hindi po ninyo alam kung ano po ang ibig sabihin ng verb kapag naka-te-form niya. Naka-te-form siya. Alam nyo lang po siya kapag naka-mass form. Hindi po. Siyempre, pag sinabi ko sa inyong, hi, nete kudasai. Nete kudasai. O, ano ba yung nete kudasai? Nete, galing sa nima. So, yung please sleep or matulog po kayo. Pautos po yun.
Okay po, may mga ganung bagay po na biglaan po. So as much as possible, dapat alam po ninyo yung mga verb po ninyo kapag naka-conjugate na po siya sa te form po. Okay? So tandaan po ninyo sa pattern pong ito, meron po kayong masyoka. Ang kailangan sa masyoka is verb stem. So verb stem po, ibig sabihin tatanggalin niyo lang po si mas. Kapag meron kayong verb stem masyoka, ang ibig sabihin po is shall I do the verb or nag-offer po kayo ng tulong dun po sa isang tao. Syempre kapag sumagot po kayo ng oo, ay na-accept mo po yung offer niya, ang kailangan niyo po is hi, then te form po nung tulong po na sinasabi niya sa inyo. Okay po, so hi, verb te, then kudasai. Kapag iye naman po, yan po is iye, daijobu desu. Okay, next pattern po natin is verb te imas. Verb te form imas. Okay? Ngayon po, magkakaroon po ulit tayo ng verb te form. Ang kasama naman po niya is imas. So, ang ibig sabihin po niya, yan po yung ing ng verb. Halimbawa, watching. Halimbawa, reading. Yan po yung may ing. Okay? Or, yan pong pattern na yan, ginagamit po siya kapag presently doing. Ibig sabihin, ginagawa ng tao yung action ngayon. Okay? Ngayon, kung naalala po ninyo, di ba kapag po yung verb nakamas, verb mas lang, hindi po teimas. Kapag naka-verb mas, ang ibig sabihin po is gagawin pa lang yung verb. Di ba? Pero sinabi ko din sa inyo na pwede po siyang gamitin as ginagawa yung verb presently. Okay? Pero ang pinakatama po talaga na paggamit po ng verb is kapag presently po na ginagawa yung verb, ang gagamitin po ninyong pattern ay verb te imas. Verb te form then imas. Ibig sabihin kapag yung verb naka-verb mas lang. Okay? Verb mas lang. Wala pong conjugation, verb mas lang. Ibig sabihin po nun, yun po is mangyayari pa lang or gagawin pa lang. Halimbawa, meron po kayong tabemas. Tabemas, ibig sabihin, kakain pa lang. Pero halimbawa, gagawin nating teimas. Halimbawa, tabemas, te form, tabeteimas, tabeteimas. Kapag sinabi mong tabeteimas, ibig sabihin po nun is kumakain. Yun po yung kaibahan po nila. Ibig sabihin, kapag naka-verb mas po, gagawin pa lang po. Pero kapag naka-verb teimas, ang ibig sabihin po nun is ginagawa po yung verb. Okay po, yun po yung tatandaan po ninyo. Okay, so magkaibang verb mas sa verb te imas. So simula po ngayon, kapag po present din ginagawa yung verb or pwede rin po siyang habitual. Ibig sabihin, paulit-ulit na ginagawa. Halimbawa, araw-araw ginagawa. So yan po is verb te imas. Pero sa lesson 14, tinuro po na po siya as presently pong ginagawa. Ibig sabihin, katulad ko ngayon, ano bang ginagawa ko ngayon? Yun po is nagtuturo. Hindi po siya osyemas. Kasi pag osyemas, nakamas form lang, yan po is magtuturo. Pero kapag po yan ay naka osyete imas, nakate imas, ibig sabihin, ako ay nagtuturo. Yun po yung kaibahan po ng dalawa. Okay? So, yan po is verb te imas. Ibig sabihin, dulo na naman po ang babaguhin po ninyo. Yung dulo na naman po. Kung dati nakamas lang, ngayon po ang kailangan naman po is verb te imas na. Yung construction po ng sentence ni noon, yung mga particle, yung mga adverb of time, ganun pa din po ang patas noon or ganun pa din po ang pagkakasunod-sunod noon. Ang kaibahan lang po, dito nagkaroon lang po kayo ng pang babaguhin sa dulo na teimas. Ibig sabihin, kapag naka-teimas, yan po is present yung ginagawa. Okay po, ngayon, meron po tayong unang example. Rao sang wa kaisha. Kanji po ng kaisha or company. Rao sang wa kaisha no hito. Kanji po ng hito or tao. To hanashimas. Hanashimas is to speak or to talk. Okay? Sabi ko nga po, kung sino po yung kausap, yan po is particle to. Tandaan po ninyo, kung sino yung kausap, yan po is particle to. So ngayon, basahin natin ulit. Rao sang wa kaisha no hito to hanashimas. Rao sang wa kaisha no hito to hanashimas. Okay, dun muna po tayo sa mas form. Okay? Rao sang wa kaisha no hito to hanashimas. Mas pa lang po yan. Okay, wala pang pagbabago. So kapag nakamas siya, ang ibig sabihin po niyan is si Rao ay makikipag-usap. Gagawin pa lang niya. Si Rao ay makikipag-usap sa tao sa company. Okay? Si Rao ay makikipag-usap sa tao sa
company. E ngayon po, gagawin natin siyang imas or te imas. Di ba sa te imas, ang kailangan natin is verb te form. Okay? Verb te form. Ano po ba ang te form ng hanashimas? So, hanashimas, ang te form po niyan is so, hanashite. Okay? So, ang sentence po natin is rausan wa kaisha no hito to hanashite imasu. Rausan wa kaisha no hito to hanashite imasu. Okay? Ngayon, kung kanina po is makikipag-usap, ngayon naman po, iba na po ang ibig sabihin kapag nakate imasu. Okay? So, rausan wa kaisha no hito to hanashite imasu. Ang ibig sabihin po niyan is si Rao Sang or si Mr. Rao ay nakikipag-usap sa tao sa company. Si Rao ay nakikipag-usap sa tao sa company. Ibig sabihin, present din ginagawa ni Mr. Rao po na nakikipag-usap siya dun po sa tao sa company. Okay? Yun po yung tatandaan ninyo. Magkaiba kapag nakamas, magkaiba kapag nakateimas. Okay po? Next po. Ima, amega, furimas. Ima, amega, furimas. Okay? So, meron tayong amega, furimas. Ibig sabihin, kapag nakamas lang yan, amega, furimas, ibig sabihin, uulan po. Uulan. Mangyayari pa lang po. Okay? E ngayon, gagawin po natin siyang teimas. Meron tayong verb dito na furimas. Okay? Ngayon, paano po ba gagawin te form yung furimas? So, furimas po, yan po is futte. So, ima, amega, futte imas. Ima, amega, futte imas. Okay? Nakate imas na po yung verb po ninyo. Okay? So, ima, amega, futte imas. Ang ibig sabihin po nito ay so, kung kanina, ang ibig sabihin ng ima amega purimas ay uulan, ang ima amega futte imas, ang ibig sabihin po nito ay umuulan ngayon. Ibig sabihin, presently po na umuulan ngayon. Yung po yung kaibahan ng dalawa. Okay? Tandaan ninyo, kapag po yan is nakamas lang, mangyayari pa lang. Pero kapag nakate imas na, yan po is presently nangyayari. Okay? Yan po ang ibig sabihin niyan. Next po. Watashi wa heya de shukudai o shimasu. Watashi wa heya de shukudai o shimasu. Okay po? So ngayon, meron tayong verb dito na shukudai o shimasu. Okay? Ngayon, ito po ang kadalasang pagkakamali ng mga trainee. Kapag po sila ay merong shukudai or assignment, ang lagi nilang nilalagay is shukudai o kakimasu. Ibig sabihin, magsusulat ng assignment. Hindi po. Okay? So, ang tamang verb po ng magagawa ng assignment is shukudai o shimasu. Ibig sabihin, magagawa ng assignment. Hindi po shukudai o kakimasu. Tandaan po ninyo yan. So, ngayon, so, watashi wa heya de shukudai o shimasu. Nakashimasu lang po yan. Okay? So, ang ibig sabihin po niyan is, ako ay magagawa ng assignment sa kwarto. Ako ay magagawa ng assignment sa kwarto. Ibig sabihin, mangyayari pa lang po, gagawin pa lang po. Okay po? So ngayon, meron tayong shimas dito. Meron tayong shimas, gagawin natin te imas. So shimas, para maging te form yan po is so watashi wa heya de shukudai o shite imas. Watashi wa heya de shukudai o shite imasu. Watashi wa heya de shukudai o shite imasu. Okay? Ngayon, nakate imasu na po siya. So, watashi wa heya de shukudai o shite imasu. Ang ibig sabihin po nito ay so, ako ay gumagawa ng assignment sa kwarto.
ako ay gumagawa ng assignment sa kwarto. Ibig sabihin po, kung kanina magagawa ka pa lang, ngayon po is presenting gumagawa ka na po. Yun po yung kaibahan ng dalawa. Okay? Next po, chichiwa ima shimbun o yomimasu. Chichiwa ima shimbun o yomimasu. Ngayon, yomimasu pa lang po yan. Nakamas form pa lang po yan. Wala pa siyang conjugation. So, chichiwa ima shimbun o yomimasu, ang ibig sabihin po nun is, si tatay or ang tatay ay magbabasa ng dyaryo. Ang tatay ay magbabasa ng dyaryo. Magbabasa pa lang or gagawin pa lang niya. Ngayon, syempre, yomimasu, meron gagawin po natin siyang teimasu. Yomimasu, para maging te form po, yan is yonde. So, chichiwa ima shimbun o yonde imasu. Chichiwa ima shimbun o yonde imasu. Chichiwa ima shimbun o yonde imasu. So, ang ibig sabihin po nito ay so, ang tatay ay nagbabasa ng dyaryo. Ang tatay ay nagbabasa ng dyaryo. So, yan po is presently po na ginagawa. Ang tatay ay nagbabasa ng dyaryo. Okay? So, yan po yung pagkakaiba po ng nakamas sa teimas. Tandaan po ninyo, iba po yung verb teimas sa verb tekudasay. Kapag verb tekudasay, yan po is nag-uutos na gawin yung verb. Kapag naman po verb teimas, yan po is presently nangyayari. Ulitin ko po, hindi lang po siya basta pang presently. Pwede rin po siyang habitual. Ibig sabihin, palaging nangyayari o palaging mong ginagawa. Okay po? Yan po yung tatandaan po ninyo sa pattern pong ito. Okay? Ngayon, wag nyo kakalimutan na yung mga particle po ninyo noon, ganun pa din po yung particle nyo ngayon. Ang pagkakaiba lang po is yung dulo po ay pinapaltan. Yung verb ninyo dati na nakamas lang, ngayon po nagkaroon na po ng teimas. Teimas ng ibig sabihin is presently pong ginagawa. Okay? Yun lang po yung kaibahan. Yung iba po, wala na pong pagkakaiba or wala na pong pagbabago doon. Tatandaan po ninyo mabuti yan.